Nakaisang linggo na simula nung gumamit ako nitong Atmos Fit Hydro. Andito ako ngayon para magbigay ng ilang updates tungkol sa paggamit nito and para sagutin din yung mga tanong nyo na nilagay nyo sa comment section. Salamat sa mga nag-comments and kung bago ka dito and kung curious ka about sa Atmos Fit Hydro, don't forget to subscribe and sabihin mo lang kung ano yung mga impressions mo dito sa gadget na to. Okay. So far may mga okay, so far may mga hindi nagwo-work. Ang number one na nakita natin na medyo questionable pa and kailangan ng konting verification is yung accuracy ng nakokollect niyang data. So bakit? Kasi may mga times na hindi tama yung nakokollect na data, like katulad ng pedometer, yung step counter niya. So may mga times na hindi ako sure kung ganun ba talaga karami yung steps na nagawa ko, considering na nandito lang ako sa bahay, so hindi natin sure kung talagang tama yun. If you know how pedometers work, especially yung mga modern digital pedometers ngayon, hindi mo siya dapat i-consider na 100% accurate. It's more like an estimate ng kung ilang steps yung ginagawa mo. Maglalagay ako ng link dito na isa pang video na nag-explain kung paano nag-work ang mga digital pedometers. Yung heart rate monitor naman, yun yung tingin ko nag-work talaga. Siyempre, gawa ng kanyang heart rate sensor na nandun sa likod. Na nandun sa likod ng Atmos Fit Hydro. So basically, nagpa-flash siya ng ilaw na naka-point dito. Kaya nga specific yung nakalagay sa instructions na dapat nandito siya sa tabi ng ulnar styloid. Google nyo na lang kung ano yun. So next, doon naman tayo sa distance. Sa distance monitor, according sa specification, sinasabi rin ng mga representatives, at least dun sa Facebook page, na wala siyang GPS tracker actually. So yung GPS function niya ay dependent sa phone. Nag-work lang yung GPS monitor na yun kapag naglalakad ka or while jogging, pero kapag gamit mo siya when cycling, tulad ko na mas ginagawa ko yung cycling kaysa sa jogging, hindi mo magagamit yung distance tracker nito para ma-monitor yung distance na na-travel mo while you're cycling. So pag jogging lang, pwede. Pero pag cycling, hindi. Okay, so like I said, quick update lang ito. Hindi pa ito yung full review. Abangan nyo yung full review na gagawin ko regarding this Atmos Fit Hydro device. So overall, okay naman siya. Actually, ang maganda dito, gusto ko yung itsura niya. Ang sabi pa nga ng isang kaibigan ko ay akala niya Garmin ito or Fitbit. Pero ayun nga, sabi ko, 8.9 lang to, 890 pesos. Mukha naman siya okay, hindi siya nakakahiyang isuot. Kasama, hindi siya nakakahiyang isuot kapag may mga friends ka na ang gamit na yung Fitbit, Garmin, o yung other na mas sophisticated na mga fitness tracker devices. Ang first week impression ko dito is, okay naman siya. Maayos yung heart rate monitor. Maganda naman yung itsura niya. Questionable yung kanyang pedometer. Battery life, ayoko pa magbigay ng details masyado, pero hindi ako ganoon kasaya. It looks like kapag hindi mo siya kinoconnect sa Bluetooth ng smartphone mo, saalang siya magtatagal up to 5 days. Ang sabi sa box, it can last up to 15 days. And so far, well, 1 week pa lang naman, so hindi ko pa masabi kung aabot ba talaga siya hanggang 15 days, pero so far, hanggang 5 days, mukhang hindi ganoon ka kaganda yung battery life. Titingnan pa natin, magbibigay ako ng full review after 1 or 2 weeks more ng paggamit ng Atmos Fit Hydro. Nabasa ko din sa isang comment na magagamit mo siya as a fitness tracker for heart rate and isang magandang digital watch na meron kang marireceive na notifications every time na connected siya sa Bluetooth. Pero other than that, notifications, okay siya. Hanggang 5 previews nga lang ang pwede mong gawin. Again, previews lang. So, ibig sabihin, hindi mo mababasa ng buo yung message mo. May notification ka lang na marireceive na halimbawa pag nag-text, biglang nabasa mo emergency. At least, maa-alert ka na there's an emergency that you have to attend to. Ngayon, punta naman tayo sa comment section. Sagutin natin yung mga tanong. Marami ako na-receive na tanong for the past few days. So ngayon, sagutin naman natin yung mga tanong nyo regarding sa Atmos Fit Hydro. Again, disclaimer, I'm not a representative of Atmos Fit or Kim Store or any other sellers ng device na to. I'm just giving my own opinion. Pwede kayo magbigay ng opinions nyo. Kung may iba kayo opinion or experiences doon sa device, leave that to comments sa baba.
Sabi ni Sandy Lagata, delikado ata yung USB adapter niya na mabali in case na rigid yung activities mo. Tapos po, talagang waterproof siya or baka nababasa yung port. Sinubukan ko na siya ibang swimming and being mindful of the time kasi nga sabi, since IPX7 certified siya, up to 30 minutes lang. So medyo mindful ako sa time. Pero overall, magagamit mo siya pang swimming. 5 feet naman yung swimming pool. So mukhang okay naman. Medyo scary. Medyo risky lang yung ginawa ko. Pero mukhang okay naman siya for swimming. Definitely, pwede mo siya ipanligo or gamitin mo siya habang naguhugas ka ng pinggan or other activities na mababasa ka or yung kamay mo. Sadly, Atmos Fit Hydro data cannot be synced with iOS Health. Yes, I agree. Yun yung disappointing part doon. Hindi mo siya magagamit para ma-record yung data mo sa iHealth. So, hinanap ko din yun talaga. And what's disappointing is pwede yun sa Atmos Fit Elite, yung previous version. Hopefully, mag-release sila na software update. Sabi ni Jan Caspar Esguera, kamusta po? Nagana pa ba? First question, Tagalaguna ka, no? After 1 week, nagana pa naman siya. Yun nga, battery life is questionable. Pero overall, nagana pa naman. Okay, sabi ni Zero Dark, laging nadi-DC sa apps. Kailangan mo pa i-open yung Hydro apps para mag-sync. Hindi ako sure kung paano siya gumagana sa ibang klaseng fitness tracker. Actually, ito yung first fitness tracker na meron ako. Kung meron kayong ibang experience sa ibang fitness trackers, sabihin nyo lang sa comments sa baba para malaman natin lahat, diba? Tapos, sa settings ng Bluetooth, talaga ba hindi siya connected doon? At kapag nag-o-open ka ng Bluetooth ng phone mo, magko-connect na siya automatically. Sometimes hindi, so kailangan mo i-manual connect lang. Pero hanggang ganun lang yung issues na na-experience ko so far. And I agree with you, kailangan mo pang i-open yung Hydro app. AF Hydro, kailangan mo pa i-open para lang mag-sync. Nagre-record siya ng data pero hindi automatic na pumapasok dito unless na nag-sync na or in-open mo na yung AF Hydro na application. Sabi ni Jeff Enrera, I received my Atmos Fit Hydro yesterday and I am disappointed on the product. So, pedometer is not accurate daw. Ito yung sinasabi ko. Actually, na-experience ko din yung sinasabi niya na kahit nakahiga ka, konting galaw lang, nasa 100 na yung steps. Actually, maybe gawa ng software or hardware, hindi natin alam, pwedeng hindi optimized. Hopefully, ma-fix siya na isang software update. And kung mapapansin mo sa AF Hydro na application, mukhang merong pwede mag-link ng update ng firmware nito using yung phone mo. Hopefully, mag-release sila ng firmware and software update para sa IF Hydro application and yung device mismo. Sabi ni Lauren Napilot, sorry, sana tama ang pagkaabanggit ko sa pangalan. Paano po ba pagganahin yung sleep monitor? Sleep monitor, automatically natetrace na niya yan every time basta suot mo siya. Makikita mo na lang yung records ng sleep time mo pag ino-open mo yung AF Hydro and kapag connected siya. Okay, so this is one example. Pag ino-open mo yung AF Hydro, ngayon hindi connected yung device ko dun sa phone ko. Pag inopen mo yung AF Hydro na hindi siya connected through Bluetooth, hindi mo makikita yung data. Walang counted na step count, walang data ng sa sleep monitoring, walang data na sa heart rate. Pero, pag kinonect mo naman yung Bluetooth mo ngayon, so ngayon kinoconnect ko yun sa akin. And so it's connected. Ayan, magsisynchronize na yung data niya. And after niya mag-sync, lahat ng na-record na to and yung existing na data sa device mo or sa phone mo, makikita mo na siya ngayon after niya mag-sync. So, ganun mo makikita yung data na sleep monitor mo. And I think wala namang ibang pwedeng setting para mapagana yung sleep monitor other than isuot mo lang siya. So, sabi ni Jeric Gonzalez, bro, pa-help, bro, pa-help naman, di ko makonect yung Hydro sa phone ko. Tama naman na yung na-download kong app. So, AF Hydro yung app. So, yun nga, na-download na daw niya. Pag binasa mo naman yung manual, nakalagay doon na i-download mo lang yung NRF Connect. Tama yung sinabi dito. I-download mo lang yung NRF Connect na makikita sa Google Play and Apple App Store. So, ito yung mag-assist sa'yo na hanapin yung device mo. Kung hindi pa rin gumagana after na NRF Connect, hindi ko alam. Okay, sabi ni Robert Salta, ano po kaya mas maganda? Ito po bang Atmos Fit Hydro or yung Mi Band 2? Magandang tanong.
i-consider mo na walang website ng Atmos Fit Hydro. So hindi natin hindi ko alam kung paano natin i-certify yung brand. Kung ikukumpara mo sa Mi Band 2, actually ang Mi Band 2, if I'm not mistaken, around 1,000 plus pa siya. Pero hindi naman yata lumalampas ng 2,000. Mas sulit pa na gamitin mo yung Mi Band 2. May mga friends ako na gumamit na ng Mi Band 2. And from what I heard from them, okay naman ang Mi Band 2. In terms ng reliability, mas sulit na kunin mo yung Mi Band 2. In terms ng price, definitely mas mura to. But you have to think about yung reliability, yung accuracy ng data na nakokollect. So I'm not saying na hindi reliable ang Atmos Fit. Nakita na natin ng mga feedbacks. Ang dami-dami magagandang feedback sa Atmos Fit Elite. You just have to do some updates dito sa Atmos Fit Hydro. So, maganda yung promises na Atmos Fit Hydro. Sana lang magkaroon pa ng mga updates. Sabi ni I Am Fengs, ask lang about sa music thing ng band. Pwede ba siya sa band i-control? Like, next song, pause and play, etc. Yes, pwede kang mag-next song, pwede kang mag-pause, pwede kang mag-play. Meron lang siyang siguro mga 2 seconds na delay. Ang last question na nandito, sabi ni Febi Kirsten Ibita, paano best siya i-charge? So, hindi ko alam kung tinatawag mo kung best o ang tanong mo ay kung paano siya magandang i-charge. The best way na i-charge mo siya is sa isang USB port na meron 1.0 amps or 0.5 amps. Kung napanood mo yung previous video, ilalagay ko sa link. Sinubukan ko na i-charge siya sa isang power outlet. So, sabi sa manual, i-charge mo siya sa isang 5 volts, 1 amp or 0.5 amp na USB slot to prevent any damage sa fitness band. So, para maiwasan yung overcharging or overvoltage, mas maganda na either sa USB port ng mga laptops nyo or sa isang power bank. So, ngayon, yun yung paano siya best i-charge. Ngayon, kung tinatanong mo ako, best, paano ba siya i-charge? Paano siya i-charge? Alisin mo lang to. So, makikita mo yung kanyang slanted na USB plug. Actually, hindi na pala siya bago. Merong isang device yung, I don't remember, pero Lenovo yung brand. Halos ganito din yung itsura niya. Ganito din yung charging niya. So, ipa-plug mo lang dito. Makikita mo, nagpa-flash na yung battery charging niya. So, yun lang for the quick updates ng Atmos Fit Hydro. So, abangan nyo yung full review ng Atmos Fit Hydro. So once again, maraming salamat. Don't forget to subscribe. Mag-comment lang sa baba. I-share nyo yung mga experiences nyo kung nakabili na kayo. Kung hindi pa kayo nakakabili, sabihin nyo lang yung mga tanong nyo sa comment. Okay, so yun lang and see you again on our next episode.